una sa lahat. Kabubukas lang ng kotse ng babaeng ito nang lumapit ang isang lalaki. At biglang, binaril ng gunman ang babae. Kahit nakabulag pa na, ay paulit-ulit pang binaril ang biktima. Ang nakikitang motibo sa krimeng yan, abangan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5, simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas. Ika-16 na araw ng Pebrero taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po, Frontline na balita. Ngayong Kwaresma, presyo ng isda, 50 pesos ang ibinaba, pero mahal pa rin daw yan. Habang presyo ng petrolyo, nagbabadya na namang tumaas. Singil sa pamasahe sa airlines, posible ring magmahal kasunod ng senelyuhang pagsasapribado ng NAIA. Trabaho ng mga empleyado ng Manila International Airport Authority, apektado kaya? Inarestong terorista sa Sulu, napag-alamang taga-kolekta pala ng pondong ginamit sa bakbakan sa Marawi City noong 2017. Lalaki sa baklaran sa Paranaque, biglang binaril sa tapat ng isang kainan. Sa pool sa video, tindahan ng mag-asawang senior citizen sa Zambales, ninakawan ng isang lalaki. News 5 Exclusive. Pag nanakaw ng motorsiklo sa Naic, Cavite, nakuhanan din ng CCTV. Sawa, nais patang nakapulupot sa poste ng kuryente sa Mandaue City. Nag-brownout tuloy. Silipin ang mga makukulay na hot air balloon sa isang fiesta sa New Clark City. Sa gitna niyan, meron pang ikinasal. Speaking of wedding, Heart Evangelista Chiz Escudero, pati sina Jesse Mendiola at Luis Manzano, ikinasal ulit. Sa pool sa CCTV, ang paulit-ulit na pagbaril hanggang sa mapatay ang isang babae sa Paranaque kagabi. Ang biktima sa brutal na pananambang, dati na raw nakatanggap ng mga death threat. Nasa frontline ng balita niya, si Dave Abuel. Pasado alas 6 kagabi nang makunan ng eksenang yan sa Barangay San Dionisio sa Paranaque. Isang babae ang kitang binuksan ang pinto ng green na kotse. Pero bago pa makasakay, isang lalaki ang sumulpot sa kanyang likuran, saka siya binaril. Bumulagta agad ang biktima, pero paulit-ulit pa rin siyang binaril ng gunman. Matapos ang pananambang, tumakbo palayo ang gunman. Sa bilis ng pangyayari, maraming tao sa lugar ang nagulat. Ang iba naman, matinding takot ang naramdaman sa nangyari. Pagkarinig ko po nung putok, nagulat po ako kasi akala ko may sumabog lang. Tapos pagtingin ko, sunod-sunod na po yung putok niya. Tapos nakita ko nga po yung babae, nakahandusay na. Nakita ko po yung dalawang bata nagtatatalon, nag-uiiniyak po talaga. Dahil sobrang nakakaawa yung ano nila, kay kitang-kita nila kung paano pinagbabaril yung nanay nila. Tumanggi muna ang mga pulis na pangalanan ng biktima. Pero base sa imbestigasyon, dati na palang nakakatanggap ng mga death threat ang biktima. Kasama rin siya, tinitingnan natin kung may kinalaman ito sa trabaho niya o may personal na alitan. Ongoing yung ating forensic doon sa cellphone ng victim. Kasi nga, allegedly, marami na palang death threat ito. Ayon sa mga polis, isang testigo ang nagsabing malapit sa pamilya ng biktima ang bumaril. Dito sa lugar nito nangyari ang pamamaril, isang lalaking malapit sa pamilya ang tinuturong gunman, pero lumantad siya sa mga otoridad para linisin ang kanyang pangalan. Niwala nga raw siya sa lugar nang mangyari ang krimen. CCTV man na mga ebidensya na pwedeng maproduce at nandyan din ang mga testigo ko. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng pamilya ng pinaslang. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Sa pamaril din, napatay ang isang lalaki sa Baclaran, Paranaque. Ang biktima kakain lang ng tambangan. Nagbabalik si Dave Abuel.
Duguan at wala ng buhay ang lalaking ito nang madatnan ng mga otoridad sa Baklaran sa Paranaque kagabi. Sa inisyal na imbestigasyon ng barangay, malapit ang pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang salarin ang lalaki. Kakain lang sana ang biktima ng lapitan ng gunman. Pagkababa niya ng iba, dumiretso sa aming kainan, kakain daw siya. Yung umorder pa lang siya ng kanin, yung tao, at binarin daw siya. Malapit daw siya? Apo, tinutukan ng baril, 2 putok. Dito sa bahaging ito ng barangay Baklaran nangyari ang pamamaslang. Ayon sa barangay, 2 tama ng balang kumitil sa buhay ng biktima. Wala raw ideya ang mga kamag-anak sa posibleng motibo sa pagpatay. Hindi nakunan na aktwal na pamamaril, pero nakunan sa CCTV ang sospek na naglakad palayo sa lugar ng krimen. Di na mukha ng mga taga-barangay ang namaril na posible raw dayo sa lugar. Wala namang residente na gustong magsalita sa nangyari. Takot kasi silang balikan ng gunman. Blanco pa ang mga otoridad sa pagkakakilala ng namaril, pero patuloy ang investigasyon sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Arestadong isang notorious na magnanakaw ng motorsiklo sa Nai, Cavite, modus para ng sospek na dumayo at umupa ng bahay para mambiktima ng paulit-ulit sa isang lugar. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa, exclusive. Pasado alas 2 ng madaling araw nang maispatan sa CCTV ang lalaking yan sa barangay Timalan Balsahan sa Nai, Cavite. Makalipas ang higit isa't kalahating oras, bumalik ang naturang lalaki pero iba ang suot niya at nakatalukbong pa ng tuwalya. Ilang saglit pa, sinakyan niya ang motor na nakaparada at dali-dali itong pinaandar palayo. Inakala ng suspect na lusot na siya pero sa tulong ng CCTV, mabilis na natunton ang magnanakaw. Meron po kaming na-identify na CCTV na pagtagpi-tagpi po namin. Nililid siya towards dun sa isang bahay kung saan po ay agada na po namin pinasok yung bahay dahil po sa mga pieces of evidence na nakolekta namin. Sa bahay ng suspect, inabutan pa ng mga pulis ang ninakaw ng motorsiklo. Ayan o, ayan yung motor o. Hindi na pinangalanan ng mga pulis ang suspect, pero notorious umano itong tirador ng motor. Napag-alaman din na taga Santa Mesa sa Maynila ang kawatan, pero modus niyang umupa ng bahay malapit sa mga lugar na pagnanakawan. Binabaklas din ng suspect ang mga nakaw na motor para ibenta ang mga pyesa. Dahil sa kilos nito, inaalam na ng mga pulis kung miyembro ba ng sindikato ang suspect. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Anti-Carnapping Act. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Matapos ang mahigit isang buwang surveillance, naaresto ng mga pulis ang isang big-time pusher sa Quezon City. Kilo-kilo raw kung magbagsak ng droga ang suspect sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Big-time na tulak ng droga ang nalambat ng mga pulis sa kanilang bypass operation sa Batasang Hills, Quezon City. Kinilala ang suspect na si Cedric Diam o alias Boss. Mahigit isang buwan nilang tiniktika ng target bago ikasa ang operasyon. High value individual siya considered. Ang mga binabagsak niya dito yung mga street level na pusher dito sa barangay Batasan. Nabawi mula sa suspect ang ilang sachet ng shabu na mahigit 700,000 piso ang halaga. Kung tutuusin, maliit na halaga ito kumpara sa milyong-milyong pisong halaga ng droga na kadalasan daw karga ng suspect. Kilo-kilo kasi kung magbagsak ng droga si Diam. Bukod sa Batasan, nagpapalipat-lipat pangaraw ng lugar si Diam para magtago at magtulak. Ang area of operation nito, Batasan, Fairview, nakarating din siya ng Novaliches, itong northern part ng Quezon City. Kaya niyang ubusin itong 2 kilos in a month. 2 kilos sa standard drug price nito is almost 13.6 million. So napakalaki nito. Dati na raw naaresto si Diam dahil din sa pagtutulak ng droga. Nasangkot din ang suspect sa pagpatay noong 2007. Aminado naman si Diam na pusher nga siya. Kayo po ba'y nagbebenta ng droga? Opo, sa kahirapan po ng buhay sir, ako po nagawa yan. Dahil sa mga ebidensyang nakuha, nahaharap ngayon ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Arestado naman ang 2 lalaking nanghihingi umano ng masiselang larawan online. Ang kanilang mga biktima, mga dalagita. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Hindi na nakapalag si alias Paul, 45 years old, nang arestuin sa Paco, Maynila nitong Lunes.
from Manila. Huli rin si alias Arnie, 25 years old, sa Iulay na entrapment operation sa Sampaloc noon namang January 29. Dinakip ang dalawa dahil sa umano'y panghihingi ng masiselang mga picture at video online. Target nila, mga minor de edad na kinakaibigan muna bago takutin at i-blackmail. Base sa imbestigasyon, na biktima ni Paul ang 15-anyos na hipag nang namatay niyang katrabaho. Tinatakot niya raw ang dalagita para magbigay pa ng pictures at makipagtalik. Buti na lang, nabisto ito ng ate ng biktima na napag-alamang dating niligawan ng sospek. Pero binastid siya nito, kaya ang dalagita raw ang pinuntirya ni Paul. Dalawang araw na po no, nangyayari yung mga ganong sitwasyon. At natuklasan nga lang to nung hiram ng cellphone doon sa kapatid. Depensa ng sospek, meron silang relasyon ng dalagita. Sa ngayon, pinalaya muna ang sospek dahil sa desisyon ng piskalya ukol sa legalidad ng pag-aresto. Sa ebidensya po na nilatag natin, ma'am, isi sufficiente naman po yun. But with regard po sa arrest, parang sinasabi nila na hindi siya for arrest po yung reklamo po na yun since for preliminary investigation or for filing of case against dun sa tao. Si alias Arnie naman, 12-anyos na babae ang biniktima. Inalok niya raw ng 8,000 pesos ang dalagita kapalit ng malalaswang video nito. Kalaunan, pumayag ang biktima at nakumbinsi ring mag-video call sex. Ang hindi alam ng biktima, ni-record pala ito ng sospek. Naharap siya sa reklamong grave coercion at anti-online sexual abuse or exploitation of children. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Kasado na ang pagsasapribado ng NAIA para iangat ito bilang world-class na airport. Pero nangangambang mawala ng trabaho ang mga empleyado at ang posibleng epekto nito sa pamasahe. Nasa Frontline ng balitang yan si Gerard De La Peña. Minsang binansagang worst airport sa buong mundo ang Ninoy Aquino International Airport. Kahit nga ang mga balikbayang nakausap namin, hindi maiwasang maikumpara ang NAIA sa mga airport na mga bansang napuntahan nila. When it comes sa space, mas malawak talaga yung sa Hong Kong. Then yung sa mga CRs nila, magaganda and most improved talaga siya. Sa San Francisco, di ba, mas modern. Tsaka mabilis, of course, yung Wi-Fi. Pero nalalapit na raw na magbago yan. Formal nang inanunsyo ng Department of Transportation na ang konsorsyum ng San Miguel Corporation at SAP & Company ang nanalo sa bidding para sa pagsasapribado ng operasyon ng NAIA. We do need a participation of the private sector. It's about time that we should try to do things and modernize this airport. Makakatulong nila sa pagpapaganda ng paliparan ang Incheon International Airport Corporation na operator ng Incheon Airport sa South Korea. Napili ang San Miguel dahil sila ang may pinakamataas na bid. Handa itong magbigay ng 82% ng kita nito sa gobyerno. Sa kabuuan, sa loob ng 25 taon, 900 billion pesos ang posibleng kitain ng gobyerno. Katumbas yan ng 36 billion pesos kada taon. Mas malaki ito kaysa sa mahigit 1 bilyong piso lang na kinikita ngayon ng pamahalaan. Pero ang malaking kitang yan, may katumbas na 122.3 billion pesos na gastos para sa NAIA privatization. Ang posibleng epekto niyan, dagdag singil sa mga airlines sa NAIA na kalaunay mauuwi sa taas pasahe. No comment muna sa ngayon ng grupo ng mga airline hanggat hindi pa sila sinasabihan kung gaano kalaki ang dagdag. Nangako naman ang San Miguel na gagawing world-class ang standard ng NAIA habang sinisigurong may benepisyo dito ang gobyerno. Ilan sa mga requirement ng DOTR na magdesisyon itong ipabid ang operations at maintenance itong NAIA sa mga pribadong grupo ay yung masiguro ng mga ito na wala na masyadong mahabang pila, mabilis ang mga proseso at may sapat na maupuan ng mga pasero habang naghihintay dito sa loob ng terminal. Pabor yan sa mga pasahero, pero ang NAIA privatization, pinangangambahan ng mga empleyado. Wala pong mawawalan ng trabaho. Walang mawawalan ng trabaho. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ia-absorb ang mga empleyadong bahagi ng operations, habang ang iba naman, mananatili pa rin sa MIAA na siya pa rin regulator ng paliparan. Sa kabila niyan, tutol sa NAIA privatization ang unyon ng mga empleyado ng MIAA. Hindi raw sila kinonsulta tungkol dito. Wala raw kasiguruhan kung talaga bang walang mawawala ng trabaho. Ang ibibigay sa kanila is probationary for 6 months. Hindi po natin alam kung after 6 months, ano ang mangyayari sa kanila. At hindi po rin kasiguruhan na pag nalipat sila, magtatagal sila doon. Dahil, alam po natin kapag private company, hanggat makakamura, magtitipid yan para lang
tumaas ang ano ang share. Magsisimula na raw mag-takeover ang San Miguel Group sa loob daw ng 3 hanggang 6 na buwan. Sa 2025 naman, mararamdaman ng mga pasahero ang pagbabago sa NAIA. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Binigyan ng pansamantalang proteksyon ng Korte Suprema ang 2 aktivistang dinukot umano ng militar sa Bataan noong 2023. Sa desisyon ng Korte, ginawaran ng Temporary Protection Order at ng Writs of Amparo at Habeas Data sina Jed Tamano at Jonila Castro. Pinoprotektahan ng Writ of Amparo ang karapatang mabuhay ng isang taong may banta mula sa mga opisyal o empleyado ng gobyerno. Habang ang Writ of Habeas Data ay nagbibigay proteksyon sa karapatan ng tao na kontrolin ang impormasyon laban sa kanila na iligal na kinuha ng iba. September 2023, nang ipresenta ng NTF-ELCAC sina Tamano at Castro bilang mga rebeldeng nagbabalik loob. Pero habang nasa presscon, bumaliktad ang 2 at sinabing dinukot sila ng militar. Ayon kina Castro at Tamano, malaking abante sa katuparan ng hiling nilang permanenteng proteksyon ang desisyon ng korte. Lalo't nakatatanggap pa rin daw sila ng banta sa kanilang buhay. Sinabi mismo ng mga militar na dumukot sa amin, nakapag bumalik kami sa Bagilo, sa Bayang Aktivista, nasusunod na makuha na lang nila kami, papatay na lang nila kami. Na malinaw yung mga banta. Tapos mayroon na rin kaming incidences recently na halata talaga na mayroong mga intelligence agents na sumusunod at nagmamatsubad. Ayon naman sa NTF-ELCAC, ang pagbibigay ng proteksyon ng korte ay hindi nangangahulugang tapos na ang kaso. Patunay lang daw ito na gumagana ang batas sa bansa. Pinabulaanan ng National Security Council ang payag ng China Coast Guard na pinalayas nila ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bajo de Masinloc. ITNSC Assistant Director General Jonathan Malaya, nakakaalarma raw na mismong China Coast Guard ang nagpapakalat ng maling balita. Gate ni Malaya, nasa Bajo de Masinloc pa rin ang BFAR vessel na BRP Datu Tamblot para mamigay ng tulong sa mga mangingistang Pinoy. Sa article ng The Global Times kahapon, sinabi ng China Coast Guard na pinatalsik umano nila ang barko ng Pilipinas na illegal daw na pumasok sa South China Sea. Ang The Global Times sa isang online tabloid na hawak ng Chinese Communist Party. Sinisikap pa ng News 5 na kunin ang panig ng Chinese Embassy sa issue. Hindi ko maintindihan kung saan naman ang galing itong statement galing from China na itinaboy daw nila yung BFAR. What's alarming about this is ang source nito ay hindi naman vlogger or social media influencer. No? Ang source nito ay mismo ang Chinese Coast Guard. Let's not take the statements coming from the Chinese Coast Guard. We should take it with a grain of salt. Uh-oh. Kasi wala talagang katotohanan yung sinasabi nilang itinaboy nila. Walit ng mga otoridad kung paano pinondohan ang naarestong Pinoy sa sulong operasyon ng mga teroristang kumugkob sa Marawi noong 2017. Ang Pinoy na wanted din sa Amerika at maging ng United Nations Security Council na likom ng papalo sa higit 6 milyong piso ang perang para sa mga terorista. Nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. Bantay sarado ng mga pulis, sundalo at tauhan ng National Intelligence Coordinating Council o NICA at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC si Mirna Mabanza nang dalhin ng mga otoridad sa Zamboanga City ngayong araw. Naaresto si Mabanza sa Indanan Sulu kahapon ng madaling araw. Isa siya sa mga specially designated global terrorists sa Amerika. Nasa sanction list din si Mabanza ng United Nations Security Council dahil sa kaugnayan niya sa teroristang grupo na ISIS at Al-Qaeda. Dito sa Pilipinas, matagal na ring wanted si Mabanza dahil sa 5 counts ng kasong paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act at sa Anti-Terror Law. Ayon sa CIDG, dating teacher at asawa ng napatay na ISIS member sa Malaysia si Mabanza. Ito raw ang naka-impluensya sa Pinay kaya nasangkot na rin sa terorismo matapos mabyuda. Katunayan, si Mabanza raw ang tumulong para makapasok ang ISIS sa Pilipinas. Siya rin ang nag-recruit kay Isnilon Hapilon na isa sa mga utak ng Marawi siege noong 2017. Siya po ay tumutulong, no? Nag-i-sponsor, nagbibigay ng financial material support sa Islamic State of Iraq and Levant, yung tinatawag natin ISIS. Mm-hmm. In fact, nagdadala siya ng mga
representante ng mga teroristang grupo papunta sa ating bansa para i-meet si Isnilon Habilon, no? So parang conduit siya. Mm-hmm. Tapos siya din ay natiktikan ng ating mga intelligence services na siyang naging conduit din ng pera, mm-hmm, ng paglilipat ng pera, mga dolyares mula sa ibang bansa or mga supporters ng ISIS papuntas dito sa ating bansa. Ayon naman sa Department of Justice, malaki ang naging papel ni Mabanza sa nangyari sa Marawi. Siya raw mismo ang tumayong facilitator para pondohan ang operasyon ng Maute Group gaya ng pagbili ng armas, training at pag-recruit sa mga dayuhang terorista. Nanggagaling pa raw ang pera sa Malaysia, Turkey, Jordan, Indonesia, Qatar at Saudi Arabia. We have a presumption that these are remittances for the purpose of supporting the ISIS on Al-Qaeda. Mabanza is also instrumental in collating this financial money and then remitting them to local members of the ASG in Sulu, Basilan, for the purpose of buying materials. Aabot sa $107,000 o halos 6 na milyong piso ang kabuoang natanggap na pera ni Mabanza para pondohan ang paghahasik ng terorismo sa bansa. Sa laki ng impluwensya ni Mabanza sa mga terorista, pinag-aaralan na ng DOJ na ilipat siya sa Maynila mula sa tanggapan ng CIDG sa Zamboanga. Transferring her to Manila to the facilities in Taguig would ensure that she would be properly guarded under the strictest security protocols. And we do have the RTC courts in Manila, in Quezon City, ATA court in Quezon City, and ATA court, Anti-Terrorism Act court in Taguig that are equipped to handle her case. Ayon naman sa National Security Council, malaking tulong ang pagkakaaresto kay Mabanza para maipakita sa mundo na seryoso ang Pilipinas sa pagsugpo sa terorismo. Lalo't kasama pa rin sa gray list ng Financial Action Task Force ang Pilipinas. Ibig sabihin, isa pa rin tayo sa binabantayan dahil sa mahinang panuntunan para labanan ang money laundering at pagpondo sa terorismo. Contribution to the global war on terror. Kasi nga, designated siya by the United States and by the UN Security Council. So ito naman yung ambag natin. Mm-hmm. Kumbaga, na ipapakita natin na meron tayong mabibigat na kontribusyon. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Susunod, mainit-init pa rin na panahon, dapat yang paghandaan. Presyo ng isda gaya ng galunggong bumaba kasabay ng pagpasok ng Kwaresma. At oblation run ng mga estudyante sa UP Diliman, ipinoprotesta ang charter change. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pinaghahatak ng MMDA ang mga sasakyang ilegal na nakaparada sa kaabaan ng Cristobal Street sa Maynila. Ang ilan sa mga motorista natikitan, paulit-ulit ng nahuli dahil sa pareho ring violation. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Maagang nag-ikot ang mga tauhan ng MMDA Special Operations Group sa bahagi ng Cristobal Street sa Papo, Maynila. Ang kanilang target, ang mga sasakyang ilegal na nakaparada sa kalsada. Ilang kotse agad ang nasampulan at hinatak. Ayon sa MMDA, ikatlong clearing operations na nila ito sa lugar. Pero hanggang ngayon, mayroon pa rin pumaparada kahit bawal. Ang lalaking ito nakipagtalo pa sa mga tauhan ng MMDA. Matagal na raw kasi silang pumaparada sa lugar, pero bakit ngayon lang sila sinisita? Tsaka natikita kami noong isang araw, tikit na naman uli ngayon. Maawa naman sila sa tao. Hindi naman sila Sinubukan pa ng ibang motorista na habulin at makiusap sa mga taga-MMDA. Hindi naman kinagat ng team ang kanilang palusot. Hindi naman po natin pwedeng i-tolerate porque sinasabi nga po ng iba, they've been doing that for how many years already. Hindi po ibig sabihin na ginagawa na yun po ng mahigit ilang taon ay tama po. The one-side parking does not state na pwede pong ibalagbag or halangan po ang kalsada. Bukod sa paghatak sa mga sasakyan, pinagbabayad din ng 2,000 piso ang mga nahuli dahil sa illegal parking. Pati mga nakabalandrang halaman at mga bisikleta, pinag-alis din ng clearing team.
Paalala ng MMDA, responsibilidad ng bawat motorista na paglaanan ng garahe at maayos na parking ang kani-kanilang sasakyan para di maging abala sa traffic. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Posibleng mas mainit na panahon ang mararanasan sa bansa sa mga susunod na buwan ayon sa PAGASA. May paalala rin ang mga eksperto sa mga sakit na nagsusulputan kapag mainit. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ang init na nitong mga nakaraang araw, no? Hindi na ganoon kalamig, lalo na kapag umaga. Kaya ang mga anak ni Imelda, di na nagpapainit ng tubig panligo bago pumasok sa eskwela. Mama, wag na lang po. Kasi para papreskuhan po kami sa katawan po namin, sabi po niya. Ramdam din ng street vendor na si Johnny ang pagbabago ng panahon. Mainit. So, pero mahirap talaga. Kasi siyempre, exposed kami sa araw. Paliwanag ng PAGASA, bunsod ito ng paghina ng amihan na nagdadala ng malamig na hangin. Umaabot na lang daw ito ngayon sa extreme northern Luzon, gaya sa Batanes at Babuyan Islands. Habang easterlies o mainit na hangin mula Pacific Ocean ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Bakit mainit ng hangin? Kasi part nitong Pacific Ocean kung saan mostly sunlight ay na-absorb mismo ng dagat, mainit yan. At yung hangin na nasasagap ng mainit dyan sa dagat Pasipiko ay nadadala sa atin. Dito. Katunayan, maraming lugar sa bansa ang nakaranas ng 33 hanggang 41 degrees Celsius the heat index o damang init ng tao. Pasok na yan sa extreme caution o kailangan ng iba yung pag-iingat. Sa Cotabato City sa Maguindanao, naitala ang danger level na heat index na 42 degrees Celsius. Sabi ng PAGASA, dapat ng paghandaan ang mas maalinsangang panahon, lalo pagpasok ng tag-init sa Marso. Lalo't sasabihin ito ng El Nino na posibleng nasa peak na ngayon. So makakadagdag siya ganun sa tag-init natin. So ibig sabihin, mas malaki ang posibilidad na mas mainit ang ating tag-init. Dahil dito, nagbabala ang mga doktor laban sa heat-related illnesses gaya ng heat stroke na delikado lalo sa mga nakatatanda. Kaya dapat iwasan mo nang lumabas ng bahay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon kung kailan matindi ang sikat ng araw. It has either led to a heart attack or complications of diabetes kasi po hindi nila nakayanan ang heat. Uso rin daw ang diarrhea dahil mabilis masira ang pagkain kapag mainit ang panahon. Makabubuti kung suriin muna ang amoy o kulay nito bago kainin. Nariyan din ang posibilidad ng pagkakaroon ng ubo at sipon kahit tag-init. Paypay tayo ng paypay and it's going to be dusty, no? Maalikabok po yan. We all know that dust can cause a lot of diseases and irritation po sa respiratory tract. Uso rin ang iba't ibang sakit sa balat gaya ng bungang araw at sunburn. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Hanggang 50 pesos ang ibinagsak ng presyo ng galunggong kasabay ng Kwaresma. Posibleng masundan pa raw yan pero hindi na ganoon kalaki ang bawas. Lalo't inaasahan ang pagtaas ng demand habang papalapit ang Semana Santa. Nasa frontline ang balitang yan, si Shaila Francisco. Iwas muna sa karne ang maraming Katoliko ngayong Kwaresma. Kaya bukod sa gulay, marami ang bumibili ng isda. Good news naman dahil bumaba ang presyo ng ilang isda sa pamilihan. Ang galunggong hanggang 50 pesos ng mas mura. Kaya nasa 280 pesos na lang ang pinakamahal na presyo. Pero mahal pa rin daw yan ayon sa ilang mamimili. Hindi po namin kaya na ganyan na kamahal. Galunggong 200 plus na. Okay lang mga 150, ganun. Okay na yun kung halimbawa mahal. Pero kung sa 200 plus na, parang mahirap na rin. Tulad sa akin, naglalako lang ng pagkain. Kalahati lang yung binili ko kasi kailangan pagkasyahin yung budget. Pero ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, baka mapako na talaga sa 200 pesos ang pinakamurang galunggo. Malabo raw na maibaba pa dyan ang presyo, lalo't kung may dagdag gasto sa produksyon, idagdag pa dyan ang pagtaas ng demand habang papalapit ang mahal na araw. Kailangan din kasi nating ikonsidera na hindi lang naman doon sa supply yung factor, minsan pagbababa ng presyo, no?
may mga contributory factor din like yung fuel na kapag tumataas, may epekto talaga ito sa presyo ng mga bilihin. At isa itong sitwasyon, no? Isa itong sitwasyon na limitado ang kontrol ng pamahalaan. Pero hindi naman daw magiging problema ang supply ng galunggong, lalo't pinayagan na ulit ang panghuhuli nito matapos ang ilang buwang pagpapatupad ng closed fishing season. Bukod sa galunggong, posibleng magmura rin daw ang ibang isda tulad ng tilapia at bangus. Malapit na kasi ang peak o kasagsagan ng panghuhuli ng isda. Pagdating naman ng Marso, nakikita rin ang pagbaba ng presyo ng bigas. 2 hanggang 4 na piso kada kilo ang posibleng bagsak presyo. Mula yan sa 49 hanggang 56 pesos na presyuan sa palengke sa Metro Manila ngayon. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dahil yan sa pagdami ng ani. Mura rin ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado dulot ng paghina ng demand. Ayon sa Department of Agriculture, gumagawa na sila ng paraan para paramihin palalo ang supply at tuloy-tuloy na makapagtanim sa gitna ng El Nino. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. May nakaamba na namang pagsipa sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, hanggang 1 peso and 50 centavos ang posibleng itaas sa presyo ng kada litro ng gasolina at kerosene. Mahigit piso rin ang price hike sa diesel. Ang taas presyo ay bunsod ng tumitinding alitan sa Middle East kabilang ang tensyon sa border ng Lebanon. Nakakaapekto rin ang pag-iwas ng barko ng mga kumpanya ng langis sa Red Sea at Suez Canal, nasamantala pag-atake ng mga Houthi at iba pang armadong grupo. Posibleng makatanggap ng refund ang mga customer ng Meralco sa susunod na buwan. Yan ay matapos questionin ng Energy Regulatory Commission ang 57 centavos per kilowatt hour na dagdag singil ng kumpanya ngayong Pebrero. Ayon sa ERC, hindi pa nila natatanggap ang paliwanag ng Meralco sa basihan ng pagtaas presyo ng natural gas. Dagdag pa ng ahensya, hindi pa tapos ang ginagawang validation ng Meralco para sa presyuhan. Kaya premature ang dagdag singil sa kanilang generation charge. Sagot naman ng Meralco, handa silang magpatupad ng refund depende sa pagtaas ng presyo ng malampaya gas na pinatatakbo ng first gas plant para sa buwan ng Enero. Paliwanag din ng kumpanya, kinailangan nilang gumamit ng imported natural gas para makapagsupply ng sapat na kuryente sa abot-kayang presyo. Diretso na tayo sa maiinit na showbiz updates ngayong Happy Friday! Back in the limelight ang new dad na si Diego Loizaga. Ready na raw si Diego mag full-time ulit sa showbiz. Matapos maging ama last year, bibida ang aktor sa pelikulang A Glimpse of Forever. Kasama niya rito sina Jasmine Curtis-Smith at Jerome Ponce. Tungkol ito sa drama, love, at artificial intelligence o AI. And speaking of drama and love ha, nilinaw ni Diego na okay sila ng ina ng baby niya na si Alexis Wapenko. Matatandaan ha na nag-IG story si Alexis nitong Enero lamang na pinalayas daw silang mag-ina ni Diego. Diego umano para lang may papuntahing ibang babae sa kanyang bahay. Paglilinaw sa atin ni Diego, there is no trouble in paradise. I'm visiting them right after this. If you're lost, it's a long story. May panibagong Pinoy na aagaw ng spotlight sa Hollywood sa susunod na linggo. Ipapalabas na kasi sa Netflix ang live adaptation ng global smash hit na Avatar The Last Airbender. Ang bibida dyan ha, may dugong Pinoy. Let's watch this. The next teen Hollywood stars. At ang bida, Filipino. Yes, siya si Gordon Cormier, ang 14-year-old Phil-Canadian actor na bibida bilang si Aang sa highly anticipated live-action adaptation na Avatar The Last Airbender. At sa pakikipagtsikahan sa News 5, laking gulat ni Gordon na di pa nga umiere ang serye, bumuhos na ang suporta ng mga Pinoy. Or my mom showed me a video of me on MGM. Like the Philippine news channel, and I was like, oh my god, that's me. And then I see them like, first Filipino actor to book lead. And I'm like, I thought that was so amazing. And I just love the Philippines too. It's my home. French-Canadian ang ama ni Gordon, habang pinayang kanyang mommy na si Jenalyn.
Kasama ni Gordon, nakachikahan din natin ang main cast na sina Ian Ausley. Nagaganap di lang si Sokka, si Gwion Teo as the waterbender Katara, at Dallas Liu ang love a bad boy prince na si Zuko. Kahit world champions sa martial arts ang ilan sa kanila, hindi biro mga physical demands ng action scenes. We learned how to bend all four elements, and I also learned how to bend all four elements, which was awesome. A lot of the time in boot camp, I just spent like playing around with the weight of the weapons. Nakakwentuhan din natin sila Kim's Convenience star Paul Sung Yung Lee, nagaganap bilang Uncle Iroh, at Fire Lord Ozai na si Daniel Day Kim. Masaya man daw ang adventure ng Gaang. Tumatalakay naman sa mas malalimang tema ang Avatar The Last Airbender. In adapting it from the cartoon storyline, we were able to really explore these themes and draw them out more. And, you know, there are many themes of loss, of self-discovery. One of the explorations is about power. Get power, how would you wield it? Is one supposed to have absolute power? These are questions that the show raises. Mapapanood na ang Avatar The Last Airbender sa February 22 sa Netflix. Susunod, mga residente sa ilang bayan sa Agusan del Sur nalulumo na dahil sa di umuupang baha. Mambabatas, bumanat na wag bahiran ng Malaysia ang budget ng DSWD para sa AKAP program. At pagsuporta ng mga estudyante at guro sa kampanya kontra violence against women, idinaan sa Sayaw. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Huwag daw bahiran ng mali siya ang programang AKAP ng DSWD. Yan ang pakiusap ng isang kongresista sa gitna ng paratang ni Senadora Amy Marcos na balak daw gastusin ang pondo nito para sa People's Initiative. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilina. Ayaw pa rin paawat sa patutsadahan ang ilang kongresista at si Senator Amy Marcos. Ang pinagtatalunan nila ngayon ang 26.7 billion pesos na pondo para sa AKAP o ayuda sa kapos ang kita program ng Department of Social Welfare and Development. Paratang ni Amy, gagamitin daw yung panggasto sa paglikom ng pirma sa People's Initiative. Wala namang masama sa ayuda, pero wag naman yung ayudang labo-labo, ayudang papirma. Wag naman ganun. Buwelta riyan ni House Deputy Speaker David Suarez. But huwag na huwag po natin lalagyan ng mali siya ang isang napakagandang programa na pakikinabangan ng milyong-milyong Pilipino. Ang programang AKAP ay para sa mga mahihirap na Pilipinong may trabaho naman pero hindi talaga sapat. Giit ng senadora, isiningit ng kamera ang bilyon-bilyong pisong pondo ng AKAP saka ginamit ang e-signature ng mga senador. Firmado kasi ni Amy ang 2024 General Appropriations Act kung saan malinaw na nakasaad ang halaga ng AKAP funds. Kinukuha yung aming mga e-signature, tapos sila na naglalapat dun sa final version. Hindi ko naman alam na kung ano yung insertion, magtitiwala kami na wala namang kalokohan. Sagot naman ni House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. Pinag-usapan sa bicameral conference ang tungkol sa 26.7 billion pesos na pondo. Baka kaya hindi ito alam ng senadora ay dahil absent siya. Actually, for our two consecutive meeting, physically hindi ko nakita si Senator Marcos kasi nandun ako. Palagay ko kaya hindi niya alam kasi wala dun siya sa bicam conference ko. Kung hindi po kayo sumasang-ayon sa bicameral report na ipinasa po sa Senado, edi sana hindi po ninyo pinirmahan. Ayon naman sa DSWD, ni isang kusing ay wala pa silang nagagasto sa pondong ibinigay ng Kongreso para sa programang AKAP. Pagtitiyak nila, hindi magagamit ang pondo para sa People's Initiative.
Promise natin ang sinasabi ng ating kalihim namin dito sa DSWD, hindi ito magagamit at hindi ito pwedeng gamitin sa kahit anong inisyatibo outside the provision stated dun sa ating GAA. Sisiguraduhin namin ganun ang magiging balangkas, ano, ganun yung magiging itsura ng ating guideline. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Kognay pa rin ng balitang yan, may bagong buwelta si Senator Aimee Marcos. Sabi niya, kahit ilan pang kongresista ang dumakdak at kahit gaano pa sila kadalas mag-press con, hindi raw maitatangging bilyon-bilyon ang pondong isiningit nila para sa People's Initiative. Sa Pilipinas, nagsulputan ng para makakabuti ang mga ayuda program. Ito po yung mga programa ng gobyerno na nagbibigay ng tulong pinansyal. Minsan may kondisyon, madalas wala. Nandyan po yung 4Ps, yung Conditional Cash Transfer Program, ang ICES, at ang pinakabago at pinakakontrobersyal, ang ACAP, ang Ayuda para sa Kapos ang Kita Program. Iba't ibang pangalan pero ano ang kanilang pinagkaiba? Ito lamang ACAP na inuugnay ngayon ng ilang senador sa naudlot na People's Initiative. Nasa 50 to 60 billion pesos po yan na ibibigay dapat sa mga may hirap na hindi pasok sa 4Ps program. 5,000 piso po yan na one-time big time, panlaban dapat sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang mga beneficiary dapat ito, ang tinatawag na near-poor segment o yung nanganganib na masama dun sa tinuturing ng gobyerno na totoong mahirap. Sino ba ang mahirap? Depende rin kasi kung sino ang iyong tatanungin. Sa tansya kasi ng gobyerno, matatawag ka lamang na mahirap kung kumikita ka ng 12,000 kada buwan pababa para sa pamilya ng 5. Sabihin natin na mag-asawa at 3 anak. Pumapatak yan sa 400 piso kada araw para pa rin sa pamilyang may 5 miyembro. Pasok na po dyan ang lahat ng food at non-food items mula pagkain, damit, kuryente at tubig, upa, pamasahe at edukasyon. Kung labis sa 12,030 per month ang sweldo mo, eh hindi ka pa maituturing na mahirap. Sa mga kumikita ng higit 12,000 kada buwan, kayo po ang tinatawag na near poor o yung muntik ng matawag na mahirap. Pasok po kayo sa ACAP program. Para naman sa poorest of the poor, nandyan ang 4Ps, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program na inilunsad noong 2007 panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim ng 4Ps, maaari lamang mabigyan ng ayuda ang mahihirap na susunod sa mga kondisyong ito. Tiyakin na nag-aaral ang anak sa eskwelahan at dinadala sila sa health centers para mabantayan ang kalusugan. Sa nakaraang 17 taon, lumobo ng lumobo ang 4Ps. Ngayong 2024, ang binadget ng gobyerno para sa 4Ps ay 103 billion pesos. Para po yan sa higit 4 milyong mga pamilyang Pilipino na naghihikahos. Pero hindi lang yan, meron ding ICES, ang Assistance to Individuals in Crisis Situations. Ngayong 2024, inaasahang magbibigay ang DSWD ng 35 billion pesos para sa halos 4 milyong claimants ng ICES. Para po yan sa gamot, pagpapalibing, transportasyon at tulong sa pagkain. At noong nakaraang taon lamang, 18 billion pesos naman ang pinamahagi para sa isa pang programa, ang Targeted Cash Transfer Program, 500 piso kada buwan ng 6 na buwan para po sa higit 2 milyong mga pamilya. Sila ang tinatawag na bottom 50% ng income bracket na hindi naambunan ng 4Ps o ng ACAP. Sa dinami-rami ng mga ayuda programs ng gobyerno, marami tuloy ang nagtatanong, talaga bang bubuti ang kalagayan ng pamilyang Pilipino? At meron ba dapat hangganan ang pagbibigay ng ayuda? What's up mga kapatid? Umpisa na ng preparations para sa Gilas Pilipinas sa parating na 2025 FIBA World Cup Qualifiers. Nakabahay sa NU Laguna ang kupunan ngayon para talagang focus sila sa proseso. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Teaching and learning mindset ang hiningi ni Coach Tim Cole sa mga kasama sa kanyang pool ng Gilas Pilipinas players sa unang araw ng ensayo nila sa Inspire Sports Academy sa Laguna. Unang tinutukan ni Coach Tim ang opensa ng kupunan. Nagandahan kaagad siya sa potensyal na ipinakita ng mga mas batang players. The real story is that these guys are
really fun to be around. They're very, very responsive. They don't miss shots. And it's just amazing to be around them, and especially the young guys. Kai, who's doing tremendously well. Halos kompleto ang attendance ng 12-man pool sa training camp. Hindi lang nakadalo ang dalawang San Miguel Beermen stalwarts na sina big man June Mar Fajardo at guard CJ Perez. Kamakailan lang ay nagkampyon sila sa PBA Commissioner's Cup. Sumali naman sa training sina Gilas veterans Japet Aguilar at LA Tenorio. Si Aguilar ay pansamantalang pumapalit kay AJ Edu na na-injure habang naglalaro sa Japan B League, habang si Tenorio naman ay nagbabahagi sa mas batang players ng kanya mga natutunan sa international duty. Now, he knows our system better than anybody, probably even better than myself. So, he can coach it, he can model it, and so that makes him very, very valuable. The only thing is we're only going to get him for a couple of days, so we're trying to use and abuse him right now for these next 2 days so we can get the most out of him, and then he's going to go back to Singapore for a checkup. Target ng Gilas Pilipinas ay magtapos bilang top 2 sa qualifying windows. We have to go out and take care of business. But I keep telling the guys, we're not going to rush, we're not going to shortcut, we're not going to do things in a hurried manner. We're going to make sure we take our time and do it the right way. Magkakaroon ng send-off practice ng Gila sa February 19 sa Phil Sports Arena sa Pasig. Sa February 22 at 25, ang unang window ng qualifiers. Makakalaban ng Gilas ang Hong Kong at Chinese Taipei. Nagbabalita mula sa frontline, Marty Bautista, News 5. At sa volleyball naman, magbubukas ang panibagong season ng PVL. At syempre, inaabangan ng lahat kung kaya bang mag-defend ng Creamline Cool Smashers ang kanilang corona. Third straight title ang hapon ng Cool Smashers at seventh nila overall. Magsisimula ang kanilang title defense sa Feb 24 kontra Farm Fresh Foxes. Pero sa Martes muna ang bakbakan, Buena Mano, ang Petrogas Angels versus Strong Group Athletics ng alas 4. Susunod dyan, magaharap ang Cherry Tigo Crossovers at Capital One Solar Spikers ng alas 6. Ready ba mga volleyball fans? Ilang tulog na lang. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos nangakong susolusyonan ang problema sa baha sa Agusan del Sur. Sawang pumulupot sa transformer, nagdulot ng brownout sa isang barangay sa Mandawi City. At mga tindahan ng rosaryo at rebulto sa gilid ng Manawag Church, nasunog. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Biglang nawala ng kuryente ang isang barangay sa Mandawi City, Cebu kaninang umaga. Ang salarin ang malaking sawa na nasa poste. Nasa frontline ang balita niyan, si John Aroa. Nakapalupot pa sa poste ang malaking sawa na ito nang datnan ng mga residente sa barangay Umapad, Mandawi City, Cebu, alas 7 ng umaga kahapon. Kwento ng taga-barangay, madaling araw pa lang, nawala na ng kuryente sa lugar dahil sa sawa. 4 pa lang ng madaling araw, nag-brown out na. Akala nila normal lang. Pag nang umaga na, nakita nila yung ahas na nakapulupot sa transformer. Nakalambitin na yung ulo. Akala namin patay na. Mm-mm. Pero maya-maya, tingnan ng mga residente dito na buhay pa pala. Dito na, nagtulong-tulong ang mga residente at mga tauhan ng Visayan Electric Company of Veco para kunin ang sawa. Kinailangang patayin ang supply ng kuryente sa barangay para sa kaligtasan ng mga rescuer. Gamit ang hagdan, inakyat ng kawani ng Veco ang poste. Inabot ng isang oras ang pagkuha sa sawa. Nang sukatin, umabot sa 4 meters ang haba nito. Nasa pangangalaga na ng DNR ang ahas na napag-alamang isang python. Naibalik na rin na ang kuryente sa barangay
matapos ang 6 na oras na brownout, ito na ang 3rd ahas na nakita sa barangay sa loob lang ng 1 linggo. Ang naunang 2 sawa na tagpuan mismo sa loob ng 1 bahay. Ibinigay na rin ang mga ito sa DENR. Ayon sa mga eksperto, kabi-kabila ang pagsulpot ng ahas dahil mating season o panahon ng pagpaparami ang mga ito na tatagal hanggang Abril. Pwede rin naghahanap sila ng pagkain. Paalala ng DENR, illegal ang pagpatay sa mga wild animal gaya ng sawa. Sakaling makainkwentro nito, agad lumayo at tumawag ng eksperto. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Nabuo ang mga paninda ng ilang tindahan sa gilid ng sikat na simbahan sa Manawag matapos ang sunog doon kagabi. Nasa frontline ang balitang yan, si Elaine Fulgencio. Walang ibang nagawa ang mga residente kundi panoorin na lang ang paglamon ng apoy sa ilang tindahan sa pamosong Manawag Church sa Pangasinan pasado alas 11 kagabi gawa sa light materials at dikit-dikit pa ang mga pwesto. Kaya mabilis kumalat at lumaki ang apoy, pati ang katabing puno ng mga tindahan na damay sa sunog. Ayon sa mga bumbero, puro panindang mga ribulto at rosaryo ang nasunog. Ito pa naman ang isa sa mga dinarayo ng mga nagsisimba at turista sa Manawag. Immediately nag-respond yung mga tao natin and found out ng susunod nga is yung mga stall dito sa harap ng mismong simbahan wherein ang mga nagtitinda ng mga religious articles. Sa tindi ng sunog, rumispondi rin ang mga bombero mula San Jacinto, Lawak at Mapandan bago mag alas 12 ng hating gabi nang ideklara ang fire out. Kinaumagahan, ito na ang bumungad sa mga tindera. Ang kanilang mga paninda, abo na. Puro yero na lang din ang natira sa mga nasunog na pwesto, kaya pinag-aaralan muna ng Manawag LGU kung saan ililipat ang mga tindahan. Kung makikita ninyo, bawat may sukat na mga 4x3, bali 8. Stones yun, tapos nagkaroon sila ng extension pa, talaga medyo malaki at medyo marami silang paninda. Wala namang nasaktan sa insidente, pero palaisipan pa sa mga otoridad ang sanhi at kabuang pinsala sa ari-arian ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Susunod, Operation Run, sinagawa sa UP Diliman bilang pangontra sa charter change. Silipin ang Dream Church Wedding nina Jesse Mendiola at Luis Manzano. At ito naman ang perfect na pasyalan ngayong weekend, ang 24th Annual International Hot Air Balloon Fiesta. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Walang kahirap-hirap na tinangay ng isang lalaki ang halos 20,000 pisong kinita ng mag-asawang senior citizen sa kanilang sari-sari store sa Zambales. Ang pagnanakaw sa pool sa video. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Abala sa pagliligpit ng kanilang paninda, ang mag-asawang senior citizen na ito pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes sa barangay Pangulingan sa Palawig, Zambales. Umalis sa gritang lola habang naiwan nag-aayos ang kanyang mister. Maya-maya, isang lalaking nakasumbero ang dumating. Magpapaload daw siya dahil may emergency. Kahit dapat pasara na ang tindahan, pinagbigyan ng lolo ang lalaki. Pumasok sa loob ang matanda para sana kunin ang cellphone na ginagamit sa pagload. Nang biglang, tumalon papasok ng tindahan ng lalaki. At ilang segundo lang, kumaripas siya ng takbo. Tinangay niya na pala ang kahang lalagyan ng mga kinitang pera ng mag-asawa. Nalaman na ng lolo na ninakawa na sila nang may dumating na 2 pang customer. Nakita raw nilang umalis ang suspect sa kanyang motorsiklo. Kuwento ng anak ng mag-asawa, halos 20 mil daw ang nanakaw na laman ng kaha. Matapos i-upload ng pamilya ang CCTV footage sa social media, nalaman na ang pagkakakilanla ng suspect. Sa ngayon, tinutugis na siya. Desididong magsampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, ayon sa World Anti-Doping Agency o WADA, nakareceive na daw sila ng dispute galing sa Pilipinas para sa akusasyon na hindi pagsunod ng bansa sa Organization's Code Against Performance-Enhancing Drugs. Ayon sa Philippine National Anti-Doping Organization, nireject daw nila ang claims ng WADA sa non-compliance ng bansa. At dahil dyan, inakyat na ng WADA sa Court of Arbitration for Sport ang issue. Ito mga kapatid, ang body na nagsisettle ng mga ganitong klaseng dispute.
Isa sa mga maaaring mga consequence ng bansa ay pag-ban ng Philippine flag sa international sporting events katulad ng Olympics. Sabi naman ng Philippine Sports Commission o PSC, sinimulan na daw nila ang pag-asikaso ng issue. At mga kapatid, makikilahok ang world number 2 pole vaulter EJ Obiena sa ilang kompetisyon at kasama ito sa pag-prepare niya para sa parating na Paris Olympics. Mag-uumpisa ang 2024 season ni Obiena sa isang indoor campaign sa Feb 20 sa Osijek, Croatia. Lipad naman siya pa Berlin sa Feb 23 para sa World Indoors na magaganap sa Glasgow, Scotland sa March 3. Ito ang pagbabalik ni Obiena sa World Indoors pagkatapos ng kanyang alitan kontra Philippine Athletics Track and Field Association noong 2022. At ito ang umpisa ng preparations ni EJ para sa Olympics at siguradong asa likod niya tayong lahat Pinoy during this whole process. Good luck, EJ. At yan ang mga pandiin ng sports news today. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, mga mag-aral at guro sa isang paaralan sa Maynila sumayaw bilang pakikisa sa kampanya contra violence against women. Pagtutol ng mga estudyante sa charter change idinaan sa Oblation Run. At silipin ang perfect na pasyalan ngayong weekend sa 24th Annual International Hot Air Balloon Fiesta. Tuloy-tuloy ang makabulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Arte Evangelista at Senator Cheese Escudero. Habang sina Luis Manzano at Jesse Mendiola, natupad na po ang Green Church Wedding. Narito ang report. For the second time around, ikinasal ang celebrity couple na sina Jesse Mendiola at Luis Manzano. Isang church wedding ang naganap sa Coron, Palawan kahapon. Walang ibinahagi na photos sina Jesse at Luis sa kanilang social media accounts ng kanilang kasal. Pero ang fashion stylist na si Patty Yap nag-post ng IG reel kung saan makikita si Jesse na nakasuot ng custom Martin Bautista gown para sa kanyang pre-wedding dinner. Nagbigay ng hint noon si Jesse na magaganap ang dream church wedding nila ni Luis this year. May ilang photos naman na pinost ng aktres sa harap ng isang beach kasama si Luis at si Baby Rosie. Ganito raw ang kanilang celebration nitong Valentine's Day. February 21, 2021, naganap ang civil wedding nila Jesse at Luis noon sa Batangas. Kahapon din, nag-renew ng kanilang wedding vows sa Heart Evangelista at Senator Cheese Escudero sa Balisin Island. Malagodis ang look ni Heart sa kanyang lavish wedding gown na gawa ng Lebanese designer na si Ellie Sam. Si Senator Cheese naman, dashing in white. Naging emosyon na lang nanay ni Heart na si Cecilia Ongpauco habang naglalakad sa aisle kasama si Heart. Touching moment ito para sa couple, lalo't hindi nagpakita sa wedding ang parents ni Heart nang ikasal sila ni Cheese noong 2015. Tutol daw kasi ang magulang ni Heart noon sa relasyon nila ni Cheese. Sa after party naman, Gina G sa sayawan at kantahan sina Heart at Cheese. Nag-renew ng wedding vows ang power couple para ipagdiwang ang kanilang 9th wedding anniversary. Idinaan sa sayaw ng mga estudyante ang pagsuporta sa kampanya para itigil ang karahasan laban sa mga kababaihan. Daan-daang estudyante ng St. Scholastica's College sa Maynila ang umindak para makibahagi sa 1 Billion Rising Campaign. Kasama rin nilang nakisayaw ang mga madre at guro. Layon din ang kampanya na isulong ang gender equality o pagkakapantay-pantay ng mga kasarian. Magtinding kontra charter change o chacha ang tema ngayong taon ng Oblation Run ng University of the Philippines sa Diliman. Isinabay sa taon ng Oblation Run ng mga estudyante ang kanilang panawagang ibasura ang chacha na sinusulong ng kamara. 12 miyembro ng Alpha Phi Omega o Apo Fraternity ang tumakbo ng walang saplot. 1977 nang magsimula ang tradisyon ng Oblation Run. Nakahubad ang mga estudyante bilang protesta noon sa pagbabawal na ipalabas ang pelikulang Hubad na Bayani. Dinalakay ng pelikula ang mga pang-aabuso sa karapatang pantao ng martial law.
Sinubukang tutulan noon na mga senador ang oblation run pero nabigo sila. At hanggang ngayon nga, nagpapatuloy pa rin ang taunang oblation run na paraan ng paglalahad ng paninindigan sa iba't ibang issue ng bayan. Mas vigilant tayo sa mga nangyayari dahil pag nangyayari, pag natupad itong People's Initiative, magkakaroon ng disbalance sa ating Kongreso and hindi siya tunay na demokrasya sa ating bansa. Para sa mga wala pang balak ngayong weekend, nagbalik na ang Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa New Clark City. Tampok dito mga makukulay na hot air balloon at iba pang flying exhibition. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Maaga pa lang, napuno na ng makukulay at naglalakihang hot air balloon ang kalangitan ng New Clark City. Nagsimula na kasi ngayong Biyernes ang Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. Nagbabalik ito matapos ang tatlong taon. Iba-ibang hugis at itsura ang mga nagliparang hot air balloon. Nandyan si Bidu, ang cute na blue dog at Steggy na dinosaur mula Brazil. Si Little D na Dracula mula Amerika. At ang Kartuha Monastery mula Netherlands. Sa kabuuan, 18 hot air balloons ang pinalipad kaninang umaga. Pero pwede ring sakyan yan ng mga bisita. Mayroon pa ngang nagpakasal habang sakay ng hot air balloon. Nag-I do ang German couple na sina Wolf at Susan Kadak sakay sa balloon na hugis monasteryo. Literal na love is in the air. Hindi rin madali ang pagpapalobo ng mga hot air balloon. Ayon kay Chris, isa sa mga balloon pilot na nagpalipad kay Dino, inaabot ng isang oras para i-assemble ang isang hot air balloon. We're going to fly every morning at around this time. What's it now? I've just gone 7. And then the evenings, just after dark, there's a night glow. This is our first time in the Philippines. We're very happy and proud to be here and we're grateful that we've been invited. Si Mommy Chiki Roa Puno ng Good Morning Kapatid, hindi rin pinalampas ang chansang makasakay sa isang hot air balloon. Alam mo, yung simula, yung imbusa, medyo nakakatakot ha, sa totoo lang. At alam mo kung ano yung mas grabe, yung pababa. Sempre lang ang beauty ko, pero okay lang yun kasi hindi mo alam kung paano siya lalapag. Pero ang saya, ang saya. Bukod sa hot air balloon ride, kabilang sa mga activities na gagawin dito ay ang helicopter ride at tandem paragliding at tandem skydiving. Pagsapit naman ng gabi ay magkakaroon ng pyro display at drone show na siguradong ikatutuwa ng mga manonood. Ang grade 8 student na si Jeyo, sinulit talaga ang panonood ng mga hot air balloon at parachute display. Yung mga parachute po na pinapakita sa amin ay nakakamangha po. At lalo na po yung mga hot air balloons na nakita po namin sa labas. Ano din po, maganda din po siya kasi po colorful and maganda din po siya sa langit na makikita ng lumilipad. At masaya din po siya makita po ng live po na hindi nakikita sa TV lang. Ang balikbayan namang si Lorena, napabilib sa nasaksihan niya. Dati raw kasi ay sa ibang bansa pa siya nakakakita ng hot air balloons. Overwhelming. I'm happy to be here. Kasi it's a different hot air balloon from my other experience in US. Saka magaganda ang mga hot air balloon dito compared doon. Sa ngayon, sold out na ang online tickets para sa 3 na hot air balloon fiesta. Pero mayroon pa naman daw entrance tickets sa New Clark City para sa walk-ins. Tatagal hanggang February 18 ang Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Nasubukan nyo na ba? Sino na nakasubok mag-hot air balloon? Na-cover ko pa lang yung hot air balloon, pero nakakatuwa kasi pa-level up ng pa-level up each year. Sinubukan mo lang manood? Kaya mo ba yun sa hot air balloon? Hindi nyo pa ba? Pang-kotse si Jiggy, pang-kotse si Lan-Lan. Dapat pala sinabay sa Valentine. Yo. Para doon ka mag-date sa taas. Tapos wow! Pwede mang candlelight. Doon kayo mag-aaway? Walang tawa lang ano? Takas. Hulugan na lang. Mr. Romantico talaga si ano. Paku, ah. Nag-gobulin pa, no? Oo! Uy, yung si Heart, ha? Ang ganda-ganda niya. Ang ganda ng damit. At regalo yun. Gifted. Ni Ellie Sab. Wow! Mahal siguro. Pati yung bouquet, matching yun. Mahal siguro, no? Sigurado. Millions yun, for sure. Kaya-kaya tapatan niya ni Tito Mikey. Ay, oo! Sana nga! Na-hot seat. Sana po. How to be you lang yan, ano? How to be you. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyang malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.